Uy, nandito ka. Naghahanap ka ng helmet, no? Naghahanap ka ba ng best entry-level motorcycle helmet? Tama ka ng pinunta na channel. Bago ang lahat, mag-subscribe ka muna. Tapos like mo na rin agad yung video. Madali naman yun eh. So, naghahanap ka ng helmet. Pag-usapan natin ang isang brand ng helmet, which is ang HJC. And based sa slogan nila, number one in the world. Okay, HJC. Anong HJC ba to? Ito ay ang HJC CS15 full face helmet. So pag-usapan natin lagi dito ay full face helmet. Bakit ba? I'm all for a full face helmet kasi in case of an accident, protektado yung chin mo, nakayakap sa pisngi mo yung helmet, hindi siya matatanggal. Unlike pagka modular, pwedeng accidentally bumukas, or pagka half face, syempre hindi protektado yung lower part ng mukha mo. Kaya re-review natin mga entry level motorcycle helmets na full face. Magkano ba si HJC CS15? Presyo niya, syempre under 4,000 pesos pa rin tayo. Nag-range siya ng 3,700 hanggang 4,000 pesos, pero meron nagbebenta ng 4,200. Pero makakita ka niyan, less than 4,000. Kasama pala ng single visor helmet pala. Ang kasama na lens nito ay clear na stock lens. Okay, so pinakita ko na yung lens sa inyo. Pag-usapan natin yung features ng lens na kasama niya. Gustong-gusto ko talaga lagi kapag, yes, tama ka nang inisip, pinlock ready. Ang pinlock ready na helmet ay ready ka sa fog fighter or sa enhancement ng helmet mo na pwede ka mag-install ng anti-fog film or fog fighter. Okay, so pag-usapan natin yung helmet na ito kasama nung lens na iridium na add-ons ko. So kung ang presyo ng helmet mo ay 3,800, add ka lang na 1,000 pesos, meron ka ng gold iridium lens. Okay? So, ano bang meron sa HJC CS15 na helmet? Unang-una, single visor lang siya. Hindi siya, wala siyang extra sun visor. Kaya, nakumuha ko ng iridium lens para pag maliwanag, hindi masyado masakit sa mata. Sa harap muna tayo. Sa harap, meron kang front vent na window type. Yan, so up, down din yung close niya. Tapos, meron ka ding magandang gasket. So, ang isa talaga sa recommendation ko pag bibili kayo ng helmet, look for a good quality gasket. Okay? Tapos, sa taas naman niya, meron siyang dalawang top vent, which ito, maganda to kasi pag naka-gloves ka, madali mo malocate yung lock ng vents. So, ganyan mo lang, open and close mo lang siya. Sa likod naman, meron ka din dalawang butas na back vent. Para din sa hangin, para mas malamig yung loob ng helmet, hindi siya sobrang init. Kung mapapansin nyo rin yung shape ng helmet, hindi siya eagle type, semi-oval siya. So, ang style niya, hindi siya sobrang paturok, mas more on the round or the oval shape siya. Yan. So, buksan natin yung visor. Okay, first off, ang maganda sa visor na ito, or sa HJC CS15, ay may levels yung open niya. So, every time na ibababa mo yung lens, may latch ka na maririnig. May click ka na maririnig. Ibig sabihin, pwedeng isang level, ganito bukas yung helmet mo, nakalock yan, hindi yan basta-basta nakagalaw. Ito, pwede rin yan. Yan. So, meron kang tatlong levels na pagbubukas. So, sa, siguro to ay
half closed, ito ay 3/4 closed, ito ay fully closed. Tapos, sa visor mo, meron kang lock. Para pag mahangin, ito, pindutin mo lang itong lock na to. Yan. Ito. Pag mahangin, hindi siya bubukas. Yan. Kahit anong bukas mo. Hindi siya accidentally bubukas. Pag sobrang bilis mo, tsaka malakas yung hangin. Okay, so sa loob, yan. Meron ka rin breath guard para paghinga mo, hindi direkta sa lens yung mainit na, na hangin at di magpa-fog yung lens mo. Also, maganda rin yung inner gasket niya. So, ito ay nagpe-prevent ng tubig na papasok sa loob ng helmet and at the same time, yung wind noise ay hindi masyadong malakas pag nakasarado kasi nga, napoprotektahan siya ng mga gasket. So, dapat nga high quality yung gasket natin. Okay, so, kung makikita nyo pala, meron ako dito kasi ito yung vlogging helmet ko. Meron ako dito ang Hank Solutions na chin mount. So, dito nakamount yung ating mga action cam kung kailangan nating mag-motovlog sa daan. Okay, sa loob ng helmet, sa ilalim, makikita natin na leather end foam lang siya. So, meron ka rin chin guard. Ito yung sinasabi ko libre. So, madali na siyang tanggalin. Ilahin mo lang siyang ganyan. Tanggal na siya. Yan, chin guard. Tapos, ang klase ng lock niya ay clip lock. Hindi siya quick release. Medyo mahirapan ka pang nagtatanggal. Pero okay lang din. For a budget helmet, pwede na to. Ay sa tong ganitong clip lock. Yan. So, cheek pads natin. Tanggalin natin yung cheek pads natin. So, foam, makapal, and magandang quality. Comfortable yung mga makakapal na pads. Also, para sa akin, sa rider na katulad ko na kailangan magsalamin, naghahanap talaga ako ng mga pads na pwede maisingit yung salamin. So, yung inner foam naman natin, bago magpunta sa outer shell, tanggalin natin. Tingnan natin kung anong klaseng quality siya. And so, konting clip lang sa loob at konting velcro, matatanggal mo na yung paddings para sa yung head paddings niya. So, ito, makapal siya. Makapal na maganda yung quality. Ang gusto ko rito ay malaki yung butas niya. So, pag sinuot mo siya, malamig pa rin yung ditong part mo. Hindi pa rin totally covered yung ulo mo. At the same time, may protection kang makapal na foam. So, good quality itong foam natin na bago mag-inner shell. So, ang di ko lang gusto rito sa HTC, tingnan nyo yung loob. Pag nakita nyo ay diretso na siya na hard styro. So, wala man lang siyang kahit mesh or any other layer pa to protect yung ulo mo. Pero, para sa presyo nga ulit, okay na siya. Dahil, less than 4,000 entry-level helmet siya. Okay, so yun si HJC CS15. Price point ulit niya, 3,700 hanggang 4,200. Pero, makakahanap kayo ng less than 4,000. Kung kailangan nyo lang mag-add ng, let's say, smoke lens or iridium lens, magdadagdag lang kayo sa gastos nyo. But, good din yung ano niya, stock lens niya. Ngayon, ano bang size nitong HJC CS15 natin? Siya ay large. Ang circumference size niya ay 60 centimeters. So, medyo malaki siya sa outer shell, medyo malaki siya para sa akin. Pero yung snug pagkaka-fit niya sa loob, saktong-sakto. So, pag bibili kasi kayo ng helmet, hindi lang tayo pwede mag-base sa head size natin dito sa forehead. Kailangan din masukat natin. Gano'n siya kagaan? Siya ay 1,600 grams. Yes, marirecommend ko itong HJC CS15. May review pala ako ng LS2 helmet. So, kita nyo na lang dyan sa related videos. Check nyo rin yun kung ano ba kayo, Team LS2 ba kayo or Team HJC kayo. Okay, let me know in the comments kung ano mas gusto nyo or kung meron pa kayong mga ibang helmets na hinahanap
or masasuggest na i-review natin. So, may susunod pa tayong helmet na i-review. Kayo lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. At huwag makakalimutan talaga yung mag-subscribe kayo at mag-like kayo ng video. Share nyo na rin sa mga friends nyo na naghahanap ng best entry-level motorcycle helmet. See you sa next video.